Lester Paolo the vlogger. So bali, lumabas yung warrant to pares ng kapatid ko. Inaresto siya at nakapag-bail naman siya. At syempre sasama naman ang kapatid ko. Sumusunod naman kami sa batas eh. So para malaman yung lahat, no, noong araw sinasabihan ko ng kapatid ko na si Tony Fowler maghinay-hinay, lalo na noong araw lumabas siya sa parang alak sa poster, sinabihan ko siya, nagalit ako sa kanya. Para malaman ninyo lahat, noong araw pinagagalit ako yung kapatid ko. Sa piling ko, lumalagpas siya. At dahil alam ko may magagaling pa rin siyang talent, hindi lang dyan. Kaso, nagkakaroon ng tampuhan dahil sa aking pangingialam. At hanggang sa nakita nyo na, di ba, nagtalo na nga kami, nag-away na nga kami. So, ito yung naging resulta. No, yung hindi natin alam kasi lahat ng batas. So, eto na yon, may bagong batas, yung cybercrime. So, nagka-problema yung kapatid ko. Pero siyempre, susuportahan ko yung kapatid ko. Okay lang, nagkakamali ang tao. Bumabango naman tayo eh. At ipinipilit din naman natin maging tama. Ultimo ako, nagkamali din ako. Sumobra yung pakikipag-away ko sa kapatid ko. So, nagkamali din ako. Bumabawi din ako sa kapatid ko. This time, suportado ko siya. Pero, tatama namin yung mali. Pipilitin namin sumunod sa panuntunan ng batas. So, sorry sa mga na-offend ng mga video ng kapatid ko. Pero ito try namin ayusin at pagandahin pa. Dahil marami pang talent na kapatid ko na ipakikita sa inyo. So, nalulungkot lang ako at nangyari itong ganito. Siyempre, mahal ko mga kapatid ko. Pagtatanggol ko pa rin sila. Siyempre, sasada ko menong kasi nagbabash pa rin. Nagagalit sa kanya. Di ko naman sila masisisi. Siyempre, meron tayong mga sariling opinion, pakiramdam. Meron din tayong iba't ibang klaseng prinsipyo. Pero makakabawi din kami sa inyo at mapapakita namin sa inyo, magkakaroon kami ng magandang content at magagandang vlog. So, nalulungkot lang ako. Pero Tony Fowler, kapatid ko, kaya mo to, malalagpasan natin to at may aayos natin lahat. Lester Fowler, the vlogger, medyo malungkot. Goodbye.